Hi guys, so another gameplay, pero ngayon naman ay para sa reptile plant na tri-spiker. So ang strategy ng RRP ay mag-ipon ng energy at mag-ipon ng cards para may bato yung tri-spike. Kaya dito makikita niya na ang first na ginawa niya ay nag-leaf bug para makaipon siya ng energy. Kasi hindi na siya gumamit ng iba pang cards. So, dito naman, sa next turn, kaya na niyang mag-combo ng tri-spike. Pero, binawi niya kasi na-realize siya na gagamitin niya yung dalawang tri-spike sa isang turn. Sayang din. Kaya nag-pass na lang siya. So ngayon, meron siyang additional cards at magagawa na niya yung tri-spike combo. Normally, mas maganda talaga na apat na cards para sure ka na mamamatay yung kalaban, lalo pag aqua. Pero pag nagkataon na hindi nag-defend yung mga nasa harap, lalo na yung plant, nagdagdag na lang, pwede ka rin magdagdag ng isang card pa para ma-ensure lang yung kill. Kasi pag hindi nag-shield yung front, doon tatama yung tri-spike. Pero sa case na to, nag-shield yung tank niya, nag-shield yung mid niya, kaya sa termi na backline, tatama yung tri-spike. Yun, tama na yung tri-spike, tapos nakagin pa tayo ng energy sa kotaro. Sa turn naman na to, tinry niya uling mag-tri-spike. Pero, nagkataon na hindi gumamit ng cards yung kalaban sa front at mid. Kaya, sa front, ang tumama yung tri-spike. So, kung mapapansin nyo, nagamit na natin lahat ng cards ng mid reptile natin. Kaya ang natitirang cards natin ay mga cards ng backline reptile natin. So, yun ang gagamitin natin para patayin yung mga kalaban. Kung nagbibilang din kayo, mapapansin nyo rin na yung lahat ng energy ng kalaban ay nagamit na. So dito, sa next round, nagkaroon tayo ulit ng cards ng mid reptile natin. Since alam natin na 2 energy lang yung kalaban, safe nating magamit tong mga cards na to. Kasi hindi niya kayang mapatay ng kalaban yung mid reptile natin. So, ayun. Ang kagandaan din ng tri-spike ay kapag kahit hindi mo mapatay yung kalaban, mas mababawasan mo naman yung buhay niya para sa later, mas madali na siyang patayin. So, gaya nito. Yun lang. Thank you.